kabar ini kita sambungkan. Kasama po natin si Miss Lynn Ordedor na tumira po sa ating pinakamamahal na presidente. Isa po siya po OFW, isang caregiver sa Taiwan. Magandang araw din po sa iyo at magandang araw sa taga-subaybay ng inyong programa. Ako naman din, unahan natin doon sa mga pinuntahan kayo ng mga Duterte supporters sa inyong pinagtatrabahuan. Bakit ayaw niyong umuwi sa Pilipinas? Takot ba kayong makulong? Nung time na yun na pumunta sila dito, yun ho ay Friday, April 17. Yun ho ay nais ho talaga nilang puntuhin ang sabihin sa akin na ako'y mag-public apology para sa ating gobyerno dahil ako raw ay lumabag o maraming nasasaktan sa aking mga sa patakaran ng social media or may pangbubuli daw ho yung aking mga video. So, ang dapat ko hudang gawin ay dapat mag-sorry sa gobyerno, which is ako ho ay nakapangako din ho nung time na iyon. Okay. Bakit hindi niyo ginawa, ma'am, na mag-sorry sa pangalaan po kay Mr. President? Hindi ko po ginawa. Dahil may tatlo ho akong dahilan kung bakit wala na hong dapat mangyayari na mag-sorry. Use your kokote! Totoo yan. Bola lang yan. Okay, ano yung mga tatlong dahilan na sabi niyo mag-sorry kayo sa pamalaan at kay Mr. President Duterte? Una, mayroon hong akong nararamdaman na may pang singga o may pananakot sa ganong usapan namin. Kaya ako ay pauwi. Pangalawa, ang video ho iyon kung saan ako ay nangako, yun ho ay pinadelete na nila. Pangatlo, bakit ho ako kailangan mag-apology sa gobyerno? Bakit hindi ho yung si Mocha Uson, si Thinking Pinoy, si Andrew, at si Sasot, bakit ako ang kailangang mag-apology ng gobyerno, which is ako ay napakasimpleng tao lang. At alam ko na wala ho akong nilabag dun. Google! Barilin kita sa mukha eh! Isyosong impormasyon o masasamang balita para ika-alerto ng mga taong bayan or pinapaniwalaan ng mga taong bayan. So wala ho akong dapat ihingi ng tawad sa gobyerno. Okay ma'am, ano pa yung mga ipinos nyo na nakatrigger sa mga netizen? Ano yung mga importante talaga doon na naipost nyo sa social media na malaki ang epekto? Sa akin yun ho yung pagkakaano ko yung salitang mga mangmang, mga inutel. Yun ho yung paano masabi? Dahilan kung bakit sila ay naparating dito o napapunta dito dahil marami ho daw akong nasaktan. Yung mga binitawan mong salita na nakasakit sa mga tao. Yun ho yung laging nagre-res sa salitang stand with president. Instead ho na ang ire-res ho namin ay yung mga taong bayan na sumisigaw at naghihingi ng atensyon na nagmula sa gobyerno. So dapat ho, yun ho dapat ang isisigaw namin, nabigyan sila ng tulong, bigyan sila ng atensyon dahil ito ho ay nasa sitwasyon tayo ng crisis. Dapat bigyan ho ng pansin ang mga taong sumisigaw. Hindi ho sa pagrereklamo, kundi sila ho ay nangailangan ng inyong atensyon. Alam niyo, ma'am, bobo kayo eh. Alam mo nang maraming nagmamahal sa presidente natin. Bakit birada ka pa na birada? Ano bang naitulong mo?
Kapag kakapal na mukha mo, bobo ka kasi. Kaya hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Tumulong ka na lang bago mo tirahin ang presidente. Ngayon, ano yung sinasabi mo na walang pagunlad? Bobo ka lang. Bobo, bobo, bobo ka kasi. Tingin ko sa'yo, ma'am, nagpapasikat ka eh. Hindi ka naman sikat, kanay. Ang yabang-yabang, bungang hira ka, tanga ka. Kaya ganyan ang dapat sa'yo. Sa tingin ko, wala po akong nakikitang ganun sa aking mga panayam doon. Dahil iyon ay ginagawa ko po yung video iyon, which is magbibigay ko sana ng solution para sa gobyerno. At bakit kayo nag-propose? Magpapatasan kayo? Ayun ho yung dahil sa usapin nating walang pasok, walang income. So kung walang income, walang pasok, walang income, so may analyze ko na kung walang mga workers na pumapasok sa factory, walang production. Pag walang production, walang mai-market. Pag walang mai-market, ang taong bayan ay walang mabibili. So ang punto ko kung bakit ko naisabi yung mga bagay-bagay na yun ay dahilan kung bakit yun ay ginigiit nila na ako ay nanawagan ng pag-aaklas, eh, hindi ho yun. Ang punto dun sa mga bagay na yun, which is hindi lang po food industry ang ating bubuksan, kundi ho, lahat ho ng mga factory natin na nangangait na ginagamit sa ating food industry like plastic, papel, lata. Kasi kung wala ho iyon, useless ho ang ating food factories. Kung wala ho iyon, wala ho iyong mga factory na nagmula sa mga bagay na yun. Google! Barili kita sa mukha eh! Ito ang dahilan kung bakit ko na sasabi iyon ang mga bagay na yun. Which is hindi ko iyon na ipailiwanag doon sa video ko iyon dahil na-distract ako sa mga comments ng stand president. So, hindi ko po napaliwanag ng maayos. Ay, sorry ma'am. Kasi na po, kumakain po kasi ako ngayon. Kasi na akong pasensya na po kung masagra na po kumakain sa pag-ibig. Ma'am, balik. Ano mo yung masasabi mo sa mga supporters nito, Berti, na binibira kayo dahil sa pinagagawa niyo? Ano po yung masasabi niyo na malapit kayo po yung ipag-report? Natutulog ho ako noon eh. May tumawag sa akin. Miss, tingnan mo yung link pinasa ko sa iyo. Naglabas ng yung Labor Department ng Kaohsiung. Sino ba to si Pidil Makauyag? Gago! So, yung time na yun, tinitingnan ko. So, yun ako, nabasa ko na ganun. Mag-ano daw siya ng deportation para sa akin. So, ako ho ay nangamba. Dahil iniisip ko po, siyempre kung ako ay ma-deport, unang-una marami na hong banta ang buhay ko. Kaya, paano masabi? Kasi ako ito. So, pangalawa, siguradong matatanggalan ko ako ng trabaho at siyempre malaking kawalan din sa aking pamilya. Gago! Ako, delikado kayo niyan, ma'am. Ano? Saan kayo nanghihingi ng tulong? Nanghihingi ba kayo ng tulong sa expendable para magtulungan kayo na... Hindi kayo mapauwi ng Pilipinas. Pumuntok ho ako kay attorney. Pumuntok ho ako sa kanya. Use your kokote. Totoo yan. Bola lang yan. Pumunta ko ako sa kanya. Ang sabi ko po ay, attorney, mayroon hong totoo ba itong release na ito? Nabasa mo na ba ito? Sabi niya, oo. So ano ang habang nasa isip mo? Ano? Sabi ko, wala ho akong nararamdaman na takot. Wala ho akong nararamdaman na nagumbaga
ano sa inilabas nilang issue dahil takas loob ho ako na ang labang hong ito ay nasa akin ang panig ng katotohanan. Sigurado ho ako ay ako ang mananalo. Si Atty. Gadon sana yung kinuha nyo, ma'am, kasi magaling yun eh. Walang kasong hindi nananalo doon. Kaso hindi kayo tutulungan yun kayo, kasi makadutente yun eh. Gago! Actually, nung time ho yun na ano, yung time ho yun na medyo mainit na ako, ano na yung alam ko sa social media, dun ho ako nakilala ng mga supporters ko. Kasi nakikita ho nila yung mga videos ko, so may ponto naman at sinuportahan ho nila iyon. So nakilala ko ho si Attorney Inso, dito lang din ho sa advocacy akong ito. So, alam ko ho na siya ay isang attorney, sa kanya ho ako pumunta. Ah, hindi niyo na kailangan magkuha pa ng attorney, ma'am, kasi sa Taiwan, kaya naman kayong idipinsa. Kasi yung Taiwan, kaya nilang igilan ang Pilipinas na huwag i-deport yung mga OFW na doon. Which is, huwag ka nalang kumuha ng attorney kasi yung Taiwan may depensa na sa inyo eh, kasi may depensa sila sa mga kakapalang mukha katulad ninyo, so yun na kailangan kumuha ka ng attorney, di ba? Gago! Galing din ho sa kaibigan ko na mula din sa Pinas, nagsisend din siya sa akin ng link, and then sinasabi ho niya na may ang government ng Taiwan nagsasalita na yun ay hindi ka na walang chance na ikaw ay ma-deport o ma-deport ng pulo Taichung dahil ikaw ay protektado naman sa bansa nila at may karapatan ka naman kung ano yung i-express mo as long as na wala kang ginagawang mali o wala kang nilabag na bata sa bansa Taiwan, protektahan ka nila. Siyempre ako ay nagpapasalamat dahil sabi ko nga, hindi mo talaga manaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Okay. Ma'am, nasan si ma'am? Ma'am, nawala kayo, ma'am. Hindi po tayo tapos yung interview natin, ma'am. Hello? Ba't nawala si ma'am? Baka natatwa. Hello, ma'am. Naputol guys, naputol na interview natin. Sa inyong supporters ni Duterte, comment kayo sa comment section kung ano yung masasabi sa interview natin with Lynn Obrador. Ngayon, pa-OFW po siya ng Taiwan. Kaya na po yung pupusga kung dapat ba ipan-import siya o hindi. Dahil sa mga pinagagawa niya kay Pangulong Duterte. Comment below, share, and like. Don't miss the subscribes. Please subscribe to my YouTube channel. Peace.